lalaki, oh. Buhay na buhay, oh. Fresh na fresh, oh. So far, ang pinaka-type ko talaga, pinirito. Sang-sabay ka ba yung malaki? Mabango siya. Sige, paano nyo sinusuyod dyan? Tingin? Kukulungin nila. Ayan, ganyan po ang manghuli ng isda. Ito mga isda, yung iba ibebenta, yung iba ipamimigay sa barangay. Woo! Lalaki, oh! So far, ang na-harvest na dito, nakakadalawang tonelada na. So, pangatlong tonelada ngayon ito. Kasi pagka sobra ng laki nung ano, magastos na siya sa feeds. Ito, Ate Sam, ay papamigay natin yan. Yung feeds niya, syempre, pag tumatagal yan, nagmamahal. Kaya, ayun. Pero malalaki yung isda eh. Mas mahigit kaya, sa laki sa yung iba, ibebenta. Yung tubo, yun naman yung pamimigay natin sa... Ay, nagtalo na ng isda. Tsaka ang kagandahan sa isda na to, minsan kasi yung lasa ng tilapia maburak. Ito hindi maburak ito. Yung lasa, malinam na, matamis. Kasi iba sa lake eh, di ba? Oo. Ito, malinis yung isda. Yan yung mga naglulutangan niya sa ibabaw na yan. Puro isda pa yan. Magkano per kilo niyan? 80. 80 pesos per kilo. Buhay na buhay, oh. Fresh na fresh, oh. Yeah, blessing ito. Nag-harvest. So it's a blessing. Ipamimigay na naman tayo. Mga ilang tonelada pa yung natitira dyan? Tumatalon-talon pa. Magagagalaw. Ay, madulas. Mga 1.2? Oo. Pwede pa mas mataas pa? Oo. Hindi ba makakatinik yan? Dito ko inawakan sa buntot. Ayun. Mas malaki sa palad, oh. Okay. Sa palad ko. Umi, umahasang pa. Oh, pink pa yung hasang. Sabay ka ba yung malaki? Ikaw, Papa. Buti yung dinatamahan sa mukha. Mabango siya. Amoy mas syempre malansa, di ba? Fish yan, fish. Sige, suyod! Suyod, mga kapatid! Nagtatalo na na. Kasi nung maliit ako, meron kaming pala isdaan sa Antipolo, dun sa Kubling Kalikasan. Mm-hmm. Ano nun, ang pinapakain pa namin nun, yung lumang tinapay. Mapandisal. Lumang tinapay. Lumang tinapay. Mm-hmm. Pero yung naranasan ko, may lasang pagkabura kasi hindi siya ganito yung technology. Oo, yun talagang putik yung ilalim. Putik ang ilalim. So, naglalasang bura. Ngayon ito, nung naranasan namin to, ginawa natin to, nanotice ko, ang sarap ng isda. Kasi nga, may iba yung technology na ginagamit namin. May plastic liner siya eh. So, ayan. Sabi nila ang laman daw nito ay mga 4-5 tonelada itong fish pond na ito. Medyo marami-rami yan. Or baka kaya pa ng 6. Kaya kita nyo yung mga sa ibabaw. Sumisigap-sigap na gano'n. Yung mga yan, oh. Isda lahat siya. Isda lahat pa yan. So marami pa yan. Laki, dami, oh. Wow. Nag-enjoy ba kayo sa pag-harvest ng isda? Ay, nagtatalunan sila. Nakakailang araw na tayo? 3 days na. 3 days? Nakaka-2,000 kilos na kami. Sa 2 araw. So, marami pa kukunin? Marami pa kasi marami pang fish, oh. Laki dyan. Malalaki siya pa. Hindi siya maluliit. Mga ganong katagal lang itinatagal niyan kung wala silang oxygen? Umaga mga tanghali. Ganon? Kahit walang oxygen niya? Talaga? So, dun sa mga nag-share at inalam kung ano yung masarap na luto dito, sinubukan ho namin kagabi. Nag-brito kami. Ano pa yung isa? Nag-paksiw. So far, ang pinaka-type ko talaga, pinirito. Pag namatay, hindi mo na... Hindi pwedeng ibenta. Kailangan ibebenta siya ng buhay. Yung pinaglalagyan nila doon, may oxygen yun. Oh. Kaya ibebenta nila yan ng buhay pa.
May oxygen pala yun. Binili nila dito sa atin yung mga middlemen, yung mga ahente, and then ibebenta pa nila yan. Yung iba naman dito, yung sobra na, ito yung mga sila yung bumili, 80 pesos per kilo. Kaya yung iba naman, ipaminigay natin yan sa barangay, yung mga sobra. Purest barangay. May tubig pala yan sa labi, tsaka oxygen. Para mampanatiling fresh yung tilapia. So, sana nag-enjoy kayo sa panonood kung paano siya hina-harvest. Yung tilapia. At, yung tilapia. Pwede din pala itong gawing tinapa. No? Yung mga tinapang tilapia, magpapadala nga ako at papasample ako ng mga 50 kilos. Apat na piraso. Sa isang kilo. Isang kilo. So, ganito pero meron din tatlo. Meron tatlo din. So may mga malalaki. Tatabaan niya eh. So, ilang kilos ngayon ang bibili niyo? 700 lang ngayon? 700 lang nakatoka sa kanila today. Pero ang kasarapan dito sa ano na to, walang lasa, hindi siya lasa. Hindi lasang burak. Mas yun. Ano siya, masarap, malinam na. Nakakailan na kayo, Ye? 468. So, 300 more. 280 plus to go. 240. O yan, transfer. Ayun. Kakatuwa eh, no? At tapos, sisimula tayo ulit ng maghuhulog tayo ulit ng mga fingerlings. Tapusin mo na natin to lahat. Oo. Pagka-harvest nito, susunod, huhulugan ulit sila ng mga maliliit na similya, no? Mga fingerlings. Mga ilang days old dyan? Mga 16 to 15 days old po. Mga 16 to 15 days old ihuhulog dito. Ayan. Kasi lalaki ng kuko. Lilinisin ulit yan. Okay, nandito po tayo ngayon sa ating fish pond at pangatlong araw na ng pag-harvest. So, marami-rami na yung nakukuha, mga 3 tonelada na. Mga yan, may bebenta yung iba at yung iba naman pamimigay natin sa mga purist barangay doon sa Bacoor. Ikaw naman magbibigay nun. Titingnan natin paano. Humingi na ako ng tip kung paano natin ito i-distribute ng bahayos. Kasi nung panahon ng COVID, meron tayong mga mababait na nag-donate ng isda sa atin. Eh, banye-banyera yun. Siyempre, may ito, ice. Ito, banye-banyera din. Oo, hindi ko lang alam kung paano natin ito gagawin. Kung paano. Ay, ganun din yan. Yeah. Ito pwede ilalagay sa plastic with oxygen. Buhay yan. Hindi ko alam, bibigay mo buhay. So, yan.